Mga kababayan, i-ready nyo na po ang inyong mga sarili dahil baka bukas makalawa, paggising natin, hindi na po Philippine Republic itong bansa natin. Kundi baka ito ay maging smuggler republic na po tayo or Siabo Republic na po tayo. Kaya i-ready nyo na po yung inyong mga sarili at tanggapin ang katotohanan na walang nagmamalasakit sa ating mga kababayan. Lalo na dito sa aking laging sinasabi, itong kapakanan ng ating mga kabataan, baka yan ay makita na natin na nandyan na, nagbibilang na ng bituin sa langit dahil sira na ang ulo nitong mga batang ito dahil dito sa mga siyabong ito. So, wala na po tayong maasahan dito. Kaya nga po, ito lamang po ang lagi kong paulit-ulit na paalala sa inyo, mga magulang, na bantayan po ninyo ang inyong mga anak nang hindi po mapahamak itong mga batang ito na nagsisimula pa lang sa kanilang mga pangarap. Paulit-ulit nyo na pong naririnig sa akin yan. Pero, bago po ako magsimula dito sa aking topic ngayon, ay muli po ang aking pasasalamat dito sa mga nag-subscribe po dito sa channel ko. At doon pa po sa mga magsusubscribe pa po, maraming salamat po in advance. At dito po sa aking mga followers at dito sa aking mga viewers na nagtiyaga na panoorin itong aking mga uploaded video. Maraming salamat po sa inyo. At uulitin ko lang po, doon po sa may mga pinagdadaanan na kung saan po ay mayroon po pala akong viewers na bedridden na po. At ang sinasabi po niya, sana Mr. Birana, yung sinasabi mo ay magkatotoo na itong mga sakit naming mga nag-subscribe sa iyo ay mailipat na dito sa mga taong mga demonyo na nagkatawang tao dyan sa gobyernong ito. Opo, at ito po si Mr. Ernesto Magno. Yan po, bedridden na po siya. At huwag po kayong mag-alala at kagaya po ng sinasabi ko, wala po akong ipinagdasal dito kay Lord. Wala po akong inilapit kay Lord na binigo niya. Kaya po lahat, uulitin ko lang po sa aking mga subscribers, followers at itong aking mga viewers na may mga pinagdadaanan, may sakit, may cancer o ano pa mang mga problema niyo sa buhay, lahat po yan ay ililipat na natin kay Goryo at dito kay Bubuyog. Maniwala po kayo sa akin. Antayin lang po ninyo. At nakagayon itong Ernesto Magduna ito na bedridden na, hayaan po, hindi na po magtatagal at ang magiging bedridden na po ngayon ay itong si Goryo. Ngayon, muli ang aking pasasalamat. So ito na po yung ating topic. Pagpapaunahan ko na lang po kayo doon po sa nakikisaw-saw dito sa isyo ni General Bantag, tumigil na po kayo. Dahil pag sumausaw po kayo dyan at hindi nyo naman alam yung mga isyo, baka iba na po yung sinasausawan ninyo. Baka sa halip po na sa sweet and sour kayo sa masausaw, baka po sa asido o baygon na ang inyong sinasausawan. Kagaya po nitong si Noli Di Castro, nasabi ko na po yan. Napakaya naman pala, ganun ang sinasabi niya kay General Bantag ay dahil kamag-anak pala niya ito si Goryo. Kaya nga sinabihan ko yan na itong si Noli Di Castro na nagkiklaim na taga Mindoro, ay ako po taga Mindoro eh. So, wala po akong nakita. At kung kayo man po ang mapunta rito sa amin dito sa Mindoro at nakakita po kayo ng bukbukin ng mukha at parang kayuran,
kayuran ng loob na laging nakatanga, yan po ay mga dayo lang dito sa amin, kagaya po nitong si Noli De Castro. Ngayon, pag kayo, kaya nga winawarningan ko na kayo, na huwag na kayong sumausaw. Dahil pag sumausaw kayo, nanira kayo, ako ang gigiba sa inyo. Maliwanag po yan. Ito naman pong si Mike Abe ay sumausaw din. Ah, na ang sinasabi nitong si Mike Abe ay obstruction of justice daw itong ginagawa ng mga abogado ni Bantag. Wow! Ano po yung kayuran? Yung pong kayuran ng niyog, laging nakatanga po yan, nag-aantay po ng niyog na kakayurin. Isa rin po itong si Mike Abe na ito na nagsasalita nang hindi naman pala niya naiintindihan ang ibig sabihin ng obstruction of justice. For your information na Mr. Abe, masasabi mo lang na obstruction of justice kapag ka ito may warrant of arrest na, inaaresto na at wanted na itong si Bantag at pumunta dyan sa bahay ni Attorney Balisong, itong si Bantag. Pagkatapos na ito ng conviction, ha, kung talagang hinahanap na ng batas at may warrant of arrest na, at nandun sa bahay nitong Attorney Balisong, nung pumunta doon yung mga otoridad, hinahanap si Bantag sa bahay ni Balisong. Tapos sinabi ni Attorney Balisong, wala dito, hindi na namin nakikita itong si Bantag, pero ang totoo nun, itinago pala niya doon sa baol nitong si Attorney Balisong. Iyon ang masasabi mong obstruction of justice. Abe, Mike Abe, na isa ka ring sausawiro, hindi ko lang masabi-sabi yung salitang tanga, which is para ka lang kayuran ng niyog. Ang ibig mo sabihin, dahil sa nag-file ng motion for reconsideration itong mga abogado ni Bantag ay sinabi mo ng obstruction of justice. Tanga! Meron po kani-kanina lang, bago po ako humarap dito sa aking video, ay may tumawag po sa aking taga-Batangas. So, since na tumawag sa akin, tinanong ko na rin po kung talaga bang taga-Batangas itong si Abe, Mike Abe. Kasi ang sinasabi nitong Mike Abe dati, taga-Batangas daw siya. So, tinanong ko na rin kung ito baka, kung kilala mo baka ko itong si Mike Abe. Ay, ala naman kabayan, ay oo naman. Ay, taga rito yan. Kaya nga lang, aba, ay ito ay malamang dayo itong si Mike Abe dito sa amin. Kasi, itong si Mike Abe, ay talaga naman mahilig magsawsaw yan. Pati nga yung pinaghugasan ko ng, pinaglabahan ko ng medyas, doon siya sinawsaw yung katangahan. Oh, hindi, wag na tayo kakong pumunta ron sa mga salitang ganoon, sabi kong ganyang kabayan. At tatanungin lang kita kung ano ba talaga yung mga taga-Batangas. Ala kabayan, ang masasabi ko sa iyo, ikaw na may taga-Mindoro, ay dito lang magkatabilaan tayo, pagkatawid bulong ng dagat, sumakay ka lang ng barko, Mindoro, sumakay ka lang din ulit pabalik, Batangas na, kaya tayo magkakalapit lang eh. Sabi ganyan sa akin ng mga taga-Batangas na ito, ay oo naman, sabi ko, magkalapit lang tayo. Alam mo naman yung kabayan, na kapag ka dito sa amin sa Batangas, nakakita ka ng tao ang ilong nakakalat, yung nakakalat yung ilong naabot na hanggang sa tainga, at gatroso kalaki yung ilong, yan ay dayo lang dito sa amin, kabayan. Hindi talaga siya pure na taga-Batangas kasi wala namang ganung ilong dito sa amin. So, ibig sabihin, ito si Mike Abe ay taga dayo lang ito dito, hindi talaga taga-Batangas. Makikita mo naman sa ilong, kabayan. O, ayan. Ay, o, ganun ba kabayan? Sabi ko, sige, okay na. Wala na tayong pag-uusapan. Kaya nga po, ito ang masasabi ko. Kung hindi nyo rin lang alam ang mga sinasawsawan ninyo, huwag na kayong makisawsaw
dahil nandito ako, napapanood ko yung inyong mga video na puro kabugukan. Ngayon, sasawsaw ka, gigibain ko lang. Gigibain kita, masisira ang buhay mo pag itong isyu ni Bantag ay nakisawsaw ka. Maliwanag yan. Okay. Dito naman tayo sa nagsabi sa akin, sa actually sa comment doon sa mga videos ko na may nabasa ako na tol, pader, yung binabangga mo. Sabi ko, isip-isip ko, hindi ko lang sinagot. Pero dito ko ngayon sasabihin sa videong ito, ang kasagutan ko doon sa sinabi mong pader ang binabangga ko. Okay. Hindi po ako loko-loko na babanggain ko o iuuntog ko itong noo ko dyan sa pader. At tiyak naman talaga mababasag itong noo ko pag ibinangga ko itong noo ko dyan sa pader. Ngayon, kung ano man yung ibig mong pakahulugan na ang binabangga kong pader, baka ang sinasabi mo siguro, baka mga ma-influensyang tao itong aking mga binabangga. Yun siguro ang ibig mong sabihin. Ito lang din ang sagot ko. Kung itong mga binabangga kong ito na sinasabi mong mga pader, at ito ay kumakain ng hollow blocks, dadapa na ako at luluhod na ako sa kanila. Pero hanggat kanin ang kinakain ito mga sinasabi mong pader na ito, well, walang pwedeng manakot sa akin. Dahil alam ko itong mga ito, taraidor itong mga ito, hindi naman lalaban ng harapan itong mga ito eh. Maniwala kayo sa akin. Tingnan nyo nga yung ginawa kay Percy Lapid. Hindi ba't na kung sino-sino ang mga kinuha niya dyan sa prisuhan at inantabayanan buong isang buwan na tinarbaho bago nila napabaril. So, taraidor itong mga ito. Ang pagkakaiba namin dito sa mga pader na sinasabi ninyo ay nag-hire sila ng tao at hindi sila mismo. Yun ang pagkakaiba namin. Dahil ako, mismo pagka itong mga smuggler na ito at itong mga nagpapakalat ng saborito sa atin na sumisira sa ating mga kabataan, pag ito ay nag-cross ang landas namin, pipisilin ko lang yung ulo na yan, ulo nila para sa ganun, sumabog na sa tainga nila yung mga pinaggagalawan lang kadimunyuhan. Ganun, yun ang pagkakaiba namin. At para sabihin ko lang sa inyo, halimbawa sa nagbabalak pa lang at nalaman ko kahit sa ang kasumuot dudukutin kita, tandaan mo yan. Oh, ito ang tandaan ninyo mga kababayan ko, pasensya na po kung medyo magaspang ang pananalita ko, pero ito lamang po ang tandaan ninyong mabuti. Kung ito man ang sanhi ng pagkakabaril ko at ito ang sanhi na magiging kamatayan ko, ang pagtatanggol dito sa ating mga kabataan na huwag masira ang kanilang kinabukasan dahil sa sabong ito, so be it. Mas gugustuhin ko nang mamatay na pagkalumaki itong mga batang ito at naging professional na ito, maalala nila na mayroong isang taong nagtanggol sa kanila at hindi nasira ang buhay nila. Yun, gugustuhin ko nang yun ang maalala sa akin. Kisa naman, nagpresidente ako na wala naman ako nagawa kundi pinakalat ko pa ang mga smuggler dito sa bansang ito na siyang sanhi ng mga paghihirap nitong ating mga kababayan. Yun po ang gusto kong itatak sa kanilang lahat. Na dahil sa pagsasalita kong ito, sasabihin nila, binabangga kong pader, pues, kung yan mga klaseng pader na yan, babasagin ko yan mga yan. Ganun lang kasimple yun.
Ang sinasabi ko lang naman dito, paulit-ulit kong sinasabi rito sa mga videos ko, tigilan na, sawatain na, tigilan na ang pagkakalat ng sabon na yan, dahil nga itong ating mga kabataan ay gusto kong marating muna nila ang mga pangarap nila sa buhay bago pa man masira ang buhay nila sa murang edad. Yun lamang po ang gusto kong iparating sa inyo. Kaya nga po sinasabi ko, itong si Bantag na nagtrabaho nang naayon sa batas, naayon sa konstitusyon, ayon, ginawa nila ng paraan para tanggalin. Ngayon, nandyan, umuulan, bumabagyo na naman ang mga syabo dyan sa Muntinlupa na yan. Anyway, bago pa ako ma-highblood, at para makapagpahinga ako ng kaunti, maya-maya, magbibigay lamang po ako rito sa reaksyon dito sa napanood kong video na video ni Maharlika. At pagkatapos po yan, ay magbibigay ako ng reaksyon. Ng mga tao mo to. Definitely, yung mga nasa taas din, bulok din. Oh. Ibig sabihin, mga kabataan din, kaya dapat natanggal silang lahat yan, palitan ng bago. O tanggal pati presidente. Oh. Palitan ng bagong presidente, palitan si Bongbong. Oh, palitan daw si Bongbong. Hindi naman siya presidente. Connect ito kasi bilang isang leader, o yan, magngangalga na naman ng mga itad. Alright. Jesse Ruby, keep going, Marlica. Thank you, Palaga. Ngayon, ito po yung refleksyon kung anong gobyerno meron tayo. Tama. Ito yung refleksyon na walang takot ang mga tao sa gobyerno. Tama pa rin. Ibig sabihin, itong mga maliliit na itong mga sindikato sa loob ng dyan sa NAIA, diba? Tinga pa lamang yan dahil sa lahat halos ng ahensya may kawatan. Namamayagpag ang sindikato ngayon. Kasi ang leader natin, namamayagpag din ang sindikato sa loob mismo ng Malacanang. Oh. Ito hindi natin... Ang sindikato raw ay mismong sa loob ng Malacanang. O, ituloy natin. Ibaliwala dahil imagine ninyo mga palangga, balikan natin, hindi tayo pwedeng mag-move on na patuloy si Martin Araneta at si Liza Marcos ay kumukolekta sa mga smugglers dyan sa Bureau of Customs. Ayan, sa Department of pinangalanan na na si Liza Araneta partners, diba, na hanggang ngayon ayaw nila ipatawag sa Kongreso. Diba, I think nag-vlog ako sa inyo. I think that was before yata ako umalis. I think first week ng Feb yun or, yeah. But anyway, itong sindikato, itong mga sindikato palangga, sa NAIA, tinga lamang ito sa ginagawa ng kapatid ni Liza Araneta Marcos. Yan! Diyan sa Bureau of Customs sa pakikipagsabuatan sa mga smugglers katulad ni Michael Ma at marami pang iba. Dahil, sinabi ko na to sa inyo na si Martin Araneta at si Lisa ay partner sila sa pagtatalaga mismo ng mga taong may bahid ng pagnanakaw. Katulad na lamang itong pinalita nila ay yung inilagay nila sa Bureau of Customs recently noong February 10. I was busy mga palangga. Anong February 10, naglalayag ako noon. Nasa cruise ako noon palangga. Kaya hindi ako makareact. Pero ngayon, sisinglin ko kayo lahat. Okay, ng you know, sisinglin ko lahat ng pinagagawa ninyo. So remember, February 10, in-appoint ni BBM daw. Pero definitely, hindi naman siya nag-a-appoint dahil si Lisa at si yung magkapatid na yan, ang ungas. Oh. Ang ungas ang sumisira sa pangalang Marcos. Kaya nakita mo naman, even Amy Marcos umaalma, pero walang power. Dahil si BBM nakikinig dito sa kanyang mga in-laws. So inupo nila itong bagban na si Bienvenido Rubio na may mga kaso okay ng pag-extort. Siguro, hindi na po natin tatapusin yan at ang gusto ko po nga kwento, yun pinarinig ko lang sa inyo. Yung sinasabi nitong si Maharlika na pinangalanan na niya itong si First Lady Lisa na kasangkot sa smuggling. Kaya nga yung intro ko kanina na huwag kayong mabibigla kung isang araw ay magising kayo na
wala na po yung Philippine Republic, kundi smuggling republic na po tayo. Smuggler Republic at Cebu Republic. Yan po. So saan pa tayo pupunta? Kaya nga hanggang ngayon, lumabas kayo, makikita ninyo kung gaano karami ang mga mahihirap at nagpatuloy na naghihirap na ating mga kababayan. Ha? Nakaw kayo ng nakaw sa gobyerno ni hindi man kayo mag-abot dito sa ating mga kababayan. Mabuti kayo, hindi nyo naranasan ang maghirap na mga hunghang kayo dahil mga mayayaman na kayo. Pero ito lang masasabi ko sa inyo. Yang yaman ninyo, tiyak, hindi nyo mapapakinabangan yan pag nagsalubong tayo. Believe me, kung ako pa ang magsalita ng ganyan, pwede ko pang gawin. Ako mismo ang gagawa. Napipigain ko yung mga ulo ninyo. Pero yung sasabihin nyong, ako, hindi nyo kaya. Ah? Dahil dito, bumubungad pa lang kayo doon sa Bukana pa lang, bago kayo makapasok doon, may kalalagyan na kayo kung kayo ay aalig-aligid dito sa akin. Yan ang pakatandaan ninyo. So, kaya hindi ako natatakot yung sinasabi niyong binabangga ako ang pader. Wala akong pakialam kahit na anong pader ka, sisinsiling kita. Dito, kung sila nga itong mga gumagawa ng mga kabalbalan, hindi sila natatakot. Bakit ako matatakot? Ha? Sinabi ko na kanina, mas gugustuhin ko nang mamatay at maalala ako nitong mga kabataan na ito pagdating ng araw na matatanda na sila na magaganda na ang buhay, sasabihin nila mayroong isang taong nagmalasakit sa kanila. Huwag na huwag kayong magpapakita sa akin na kilala kong nagpapakalat kayo ng saborito dahil pipigain ko yung mga ulo ninyo. Tandaan ninyo. Mga kababayan, ang apila ko lang po sa inyong lahat, i-share-share nyo na po, i-like-like nyo na rin po itong video ito para po malaman po nitong mga pader daw na ito na hindi ko lang sila babanggain, sisinsilin ko pa sila. Kaya yun po ang purpose ng paulit-ulit kong sinasabi na ipalaganap natin itong video ito na sinasabi ko dahil para malaman nila nako, sabi ko nga ayoko na muna magsalita ng kwan, pero kung napanood ninyo yung mga ibang video ko, ako naghahamon kahit anong klaseng laban. Huwag nyo lang akong tatakot-takotin na gaganyan-ganyanin. Dahil magkakasubukan tayo. Kung wala lang taraidura na labanan, harapin ninyo ako, willing ako. Ha? So, at ito pa ang masasabi ko. Kung gusto ninyong maubos, matudas, itong mga drugang ito, na siyang nagpapahirap sa ating mga kabataan at dito rin sa ating mga kababayan nating Pilipino, ibalik na si Bandag. Kung hindi man dyan sa Bucor, bigyan ng posisyon yan ng taga-likida. Ngayon, kung hindi kaya ni General Bantag ang maglikida ng personal, nandito ako. Kaming dalawa. Kaya nga dito, bago ako magtapos sa aking video ito, ay hinahamon ko itong mga congressman at itong siya mga sa Senado, mga senador, na magpasa na kayo ng batas na mayroong kayong karapatan na mag-issue ng license to kill sa mga individual na tao. At pag mayroon na yon, ako muna ang i-issuehan nyo
ng license to kill na yan. One month lang eh, ang sinasabi ko, paulit-ulit ko sinasabi nyo, pag may license to kill ako, one month lang. Pag hindi ko tinudas itong mga ito, akong tudasin ninyo. Willing ako. Basta ang importante sa akin, kahit na matudas ako, basta nakakasiguro akong wala ng syabo na nagkalat dito na makakasira sa ating mga kabataan. Yun lang. Ngayon, ay, sasabihin nyo ng pader? Hindi ako? O sige na nga, pader na kayo kung pader. Pero sinsiling ko ang mga bunbunan ninyo, sinasabi ko sa inyo. Muli po, doon sa aking mga subscriber at magsusubscribe pa, sa aking mga followers at mga viewers, lahat po ng problema ninyo ay malilipat na po kay Goryo at dito kay Buboyog. Kaya huwag po kayo maglala, dito kay Ernesto, Ernesto Magno, bilangin mo na po ang araw mo at makakabangon ka na po dyan sa iyong higaan dahil ilipat na natin ito kay Goryo. Ngayon, balikan ko lang itong si Mike Abe. Mike Abe, kung hindi mo alam ang sinasabi mo, huwag ka nang makisaw-saw sa isyo ni Bantag. Dahil pag nakisaw-saw ka at nakialam ka, masisira ang buhay mo. At yan ay gigibain ko. Maliwanag ba? Kung maliwanag, tumigil na yung bunga mo. Maraming maraming salamat po dito sa aking mga kababayan. Marami pong salamat.